Magandang araw guys! Welcome to Villa Concelo Farm! Ngayong tag-ulan, ang pinakakalaban natin sa panahong ito ay ang mga lamok na may daladalang mga dengue. Ang dengue po ay sakit na dala ng mga lamok at nakamamatay ito sa mga tao. Maraming paraan para maiwasan ang pagkalat ng dengue o lamok sa ating lugar. Una, ang kalinisan. Panatilihin po natin na malinis ang ating kapaligiran. Huwag po nating hayaan na nagkakalat lang mga basura dahil maaari itong tirahan ng mga lamok na may daladalang mga dengue. Pangalawa, kung nawag po tayong mag-iimbak ng tubig kung hindi naman ito gagamitin, lalong-lalo na kung wala naman itong mga takip. Dahil maaari itong paglagyan ng mga itlog ng mga lamok. Tatlo, gumamit ng mga mosquito repellent para hindi kalapitan ng mga lamok. Marami ng mga mosquito repellent ang pwede natin gamitin na mabibili natin kung saan-saan. Pero tandaan, hindi po lahat ng mosquito repellent ay ligtas gamitin. Maraming mosquito repellent dyan ang nakakasira sa balat, mga side effects sa ating katawan. Kaya, maiging natural lamang na mosquito repellent ang inyong gamitin para ligtas ito. Kaya ngayon, sa videong ito, gagawa tayo ng natural mosquito repellent gamit ang citronella leaves, aloe vera at coconut milk. Kailanganin natin sa paggawa ng natural mosquito repellent ay ang meron tayo ditong gas tube, wooden ladder, syempre yung aloe vera, yung citronella leaves, meron din tayong salaan, dito sasalain natin yung ginawa nating oil, and then lalagyan ng kata o coco milk, and then syempre yung yolk, coconut natin, and then meron din tayo ditong planggana, dito natin hugasan yung mga ingredients natin, and then meron din tayo ditong tutura. Gagamitin natin ito para tuturin yung nyug natin. Pero before tayo mag-start, make sure lamang po na nakasuot kayo ng PPE para walang contamination na mangyari. Protection din ito para hindi kayo matalsikan ng kung ano habang nagluluto kayo o hindi madumihan na yung damit. Magsimula na po tayo. Ang una po natin gagawin ay hugasan lamang po natin ang ating citronella leaves dito sa ating planggana. Pagkatapos, ay hugasan din po natin yung aloe vera natin. Pagkatapos natin hugasan yung mga ingredients natin, ay puputol-putulin na natin ito sa maliliit na piraso. Habang pinuputol ko siya, amoy-amoy na natin yung citronella. Parang gusto ko na nga ipahid sa katawan ko. Napakabango niya. Yan, mukhang sapat na yata yung citronella leaves natin. Pagkatapos natin pagpira-pirasuin ang citronella natin, babalatan naman natin ngayon ang ating aloe vera. Dahan-dahan lang po sa pagbabalat ng aloe vera natin kasi may mga tinik po ito. Delikado po ito, baka matinik po kayo. Ayan. So yung kukunin lamang po natin itong jelly part ng aloe vera. Ayan. Yan, ito na po yung aloe vera na kakailanganin natin.
Ayan. Since naputol-putol na po natin yung ating citronella leaves, and then nabalatan rin po natin yung ating aloe vera, ang susunod natin gagawin ngayon ay kukunturin naman po natin ang ating nyong. Meat dito. Ang susunod po natin gagawin ay pipigay naman po natin ito para lumabas yung gata. Lagyan po natin siya ng 2 cup ng tubig. Pagkatapos ay pigayin na po natin ito. Iwasan lamang po na magtapon ang gata natin para hindi po makalat ang working area natin. Pagkatapos ay salain po natin ito. Yan. So ito na po yung magsisilbing mantika natin. Ang susunod naman po natin gagawin ay papakuluan po natin siya dito sa ating kawali. Papakuluan lamang po natin to hanggang lumabas yung mantikilan niya. Siguraduhin lamang po na palagi natin siyang ukayin para hindi po masunog yung mantika natin. Ayan, lumalabas na po ang kanyang mantikilya. Itong mantika na to, itong oil na ito, ito na yung gagamitin natin para sa ating citronella oil o mosquito repellent. So, pagkatapos po natin makuha ang mantikilya ng ating gata o ng ating nyog, ay ilalagay naman po natin ang ating citronella leaves dito sa kumukulong mantikilya ng niyog. Haluin lamang po ito natin hanggang sa ma-extract ng mantika ang citronella leaves. So kung mapapansin nyo po, yung mantika natin ay kulay berde na. Isa na po itong sinyalis na pwede na yung citronella oil natin. Naluto na po siya. Pagkatapos po natin pakuluan o ma-extract yung citronella sa langis ng ating nyog, sasalain naman po natin ito.
Yan, ito na po yung citronella oil na gagamitin natin. Ang susunod po natin na gagawin ay lalagyan po natin siya ng aloe vera. So pwede nyo rin po itong i-blend kung meron kayong blender. Since wala tayong yung blender, gagawin po natin siya, pipigain lang po natin siya. Ihahalo na po natin siya dito sa citronella oil. Pagkatapos po natin siyang mahalo na mabuti, pwede na natin siyang ilagay sa ating mga karapon. So ayan, ito na po yung finished product natin ng citronella. Amoy na amoy yung citronella na amoy at ang aloe vera. Susubukan po natin ito sa ating mga katrabaho dito sa Villa Consuelo Farm kung ano ang reaction nila. So ayan, sana ay natutunan niyo kung paano gumawa ng natural mosquito repellent. Madali lang naman itong gawin. Hindi naman kailangan gumastos ng malaki. So yung kailangan lang natin yung citronella, aloe vera at ang coconut milk. So maraming salamat po. Do not forget to like, share and subscribe our channel para updated kayo sa mga video namin ilalabas. Maraming salamat at paalam!